No, it's supposed to be put it under the Lakay Transport. But you guys can do it. The guy inside, if I ask him that under, it's a put, please put my bill under the this name, they do it. I don't know why you don't do it. Ayan, 1,000. Yung maintenance ng truck, ganun talaga yon. Kapag nag-maintain ka ng truck, mga kaibigan, o owner operator ka, yung maintenance ng truck, hindi po yun ganun kamura. Well, siyempre, kailangan alagaan mo rin naman yung truck. Alright, you guys, nagbabalik po tayo at nandito na po tayo ngayon sa karsada. Pabalik na po tayo ng Volvo. As usual, kasama natin si Mrs. Siya yung driver natin. 2 days din yung bali naging day off ko, no? Wow! Nakita nyo naman nung nakaraan, trinap natin si Cordea Pia rito sa Volvo at pinaservisan natin. At tulad nyo lang sinabi ko sa kanila, marami kung meron silang makitang dapat ayusin na lang, tapos itawag sa akin. At kung sakali man, gawin na lang nila. Kaya naman kaganina, may mga ilaw daw akong, dim daw yung mga ilaw ko sa likuran. At saka yung isang, load light ko, yung nasa left side, talagang alam kong hindi gumagana yon. At saka yung aking backing light, dun sa baba, hindi nagana yon. At pinix daw nila. Kasi siyempre, wala naman libre, binayaran ko pa rin. Ayan, at pagdating natin doon sa Volvo, titignan natin kung nagawa lahat yung ipinagawa natin, inspeksyon din natin. Pero bago tayo pumunta kay Cordapia, punta muna ako doon sa loob para kunin yung susi at magbayad. Pagkatapos nyon, i-check ko lahat kung gumagana ba lahat yung mga ilaw-ilawan ni Cordapia doon. At kung na grisingan ba. Kasi yun ang pinaka main na greasing at saka change oil, change filter and etc. Yun. Yun, Volvo. Sige, hanapan natin kung saan. Ayun doon, oh. Bata mo na? Mm. Oo, yun. Para maayos ko yung mga gamit. Mm-hmm. Yun. Dito ka muna. Ayun nga kaibigan, mga naka-line up yung mga truck dito. Tuloy nga nung nakita natin nung nakarano, farmers. Morder sila ng mga black Volvo nila. Ilan yan? 2, 4, 5, lima yan eh. May mga puti rin doon, nandun. Tuloy ni Cordapia. Wow! Tapunta tayo sa loob. Tapunta muna tayo sa loob nila. Para kunin ng susi at magbayad. Alright. Hello, hello, hello. Hello. 807 for pickup. 807? Yes, sir. I'm the one called earlier. Nestor? Yes, sir. There or here? Hmm? There? You want me to go there or here? That's fine. Okay, there. Okay. Here. Yeah. You record yourself? Yeah, I record myself.
record yourself or the person that you are talking to? Are you a YouTuber or something? Yeah, YouTube, yeah. YouTuber? Yeah, YouTuber, yeah. YouTuber, yes, YouTuber. It's all about tracking. Nothing is special. Tracking, okay. Yeah, it's nothing special. So they fix everything, right? Yeah. Cause the guy I speak earlier, he said they cannot be done until tomorrow. So I hope they fix everything. So I'm not gonna go back here anymore. Like, I mean, I'm not gonna bring for it. Okay, so service is done. Your diagnose, steering, there was no problem found in this one. Yeah. Fuel pro done. Rear lamp done. What is it? Rear lamps. Rear lamp, and okay. Check for left side utility lamp, what's also done. Okay. Okay, your total is 1885. 1885? That's a lot of money. Whew. A lot of money? Yeah. For a trucker? Yeah, of course, that's a lot. No? Okay, hopefully it will be done with my DOS card I have right now. Okay. I'm gonna do 2 transaction, please. Hopefully, because that's a lot. So, which software do you use for video editing? Oh, I'm sorry? Which software you use for video editing? Software? Yeah. Oh, yeah. Video editing? Yeah? Which? Oh, okay. So, I use the apps. On Windows or Mac? No, it's in the phone. You use your phone? Yeah. Okay. Yeah, when I check my YouTube channel, it's same thing with my... Nestor? No, it's supposed to be put it under the Lakay transport. Okay. This one. Okay, so how split billing? Split it, please. Oh, you 1,000, the other one, and 1,000. Yeah. Okay. Yeah, just the 1,000. No tap. No tap? Okay. There. Please replace this one, okay? Just the name. Oh, which one? This one is supposed to be billed to. Did you bill to under the Lakay transport? No, it's nested. It's all done now. Can you replace it? Do no, it. I can't. But the other guy said to me, if I ask him, he can do it. Tell me, let me know before. But we can do it next time, okay? From next time onwards, you can. Why you cannot do it? It's already charged out now. That's why. But it's for the tax purpose, right? You can claim it under your name. Yeah, it's for my corporation. Yeah. Alright. But next time, you should supposed but to be do time that. When you are checking the truck in, at the time of work order opening, just ask him to change, okay? Okay, so supposed yeah. to be? Yeah, okay. Yeah, yeah. But you guys can do it. The guy inside, if I ask him that under, it's a put, please put my bill under this name, they do it. I don't know why you don't do it. Now it's already charged out. Okay, so 8.85.86. I need to sign. Sign that paperwork over there. All right, just one. Okay. This one. Okay, so all this bill here, I have to. Okay. We're good? Yeah, all good. All good? Okay. Then mga kaibigan, nandito na lahat yung mga ano. Okay, pagdating dun, babasahin ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinagawa ko. Para sa ganun eh, ma-double check natin. Para ma-warm up na rin natin si Cordapia. Pero ang pinaka-total na naman niya, sa maintenance, pumapalo tayo ng
Kita nyo yan. Ayan, 1,885.86 ang mga pinagawa natin is andito. Perform complete service, drain bulbo engine oil, replace oil, engine fuel filters, refilled with new oil, perform complete lube. Yan. Tapos perform dito inspection. Yan yung mga price nila, 453 yung ano. Okay, so check the report of knocking noise. Pumalo ng 325 yun. Yung chinek dinayagnose lang nila, wala naman silang nakita. 325 yan, wala namang nakita, $325 lang. Pero siyempre hindi ko rin naman kasi ano kung ano yun. Replace fuel pro filter, remove and replace fuel pro filter, $50. Tapos ano pa, eto sa likod kasi itong pahina to. Ayan o, complain, check and report for rear tail light dim, started diagnosis issue and found that the right rear tail light was burned out and was causing it to be dim, but I also found that four way splash do not work on the left side, stop lamp was working. Nahaba, ang dami. Check ko na lang yung mga ano. Tapos pumalo yan ng 460 plus taxes. And then ito, check and report for left side until utility lamp not working. Pumalo ng 387. Yan, dami-daming mga ano, maintenance, kailangan. Okay, wala tayong magagawin. Ganyan talaga mga kaibigan, ang mag-maintenance ng truck. Oh, yun, okay. So, total 1,885.86 invoice, total tax. Ayan ang mga yan. Pumapal ng kulang-kulang na ano, 1,900. Alright. Warm up na natin si Cordapia. Pakikuha na lang iba dun, ha? Teka, ihabot ko sa'yo. Yan. Buksan mo yun, ha? Tayabot ko sa'yo. Oh. Hindi natin itong ano tayo. Check muna natin yung kung ano yung nandoon. Oh. Mga ilaw niya. Abot ko muna kay Mace yung mga kailangan niya. Mga tubigan ko. Alright, ano? Ang mga tubig ko dyan, pakiano mo na lang. Pakilagyan mo na lang plastic yan. Oh, alam mo naman kung saan lalagay ito, no? Saan? Dyan lang, dyan. Okay. Alright guys, sa taas lahat gumagana, yung mga ilaw at dito sa hindi Cordapia gumagana, beam gumagana, fog light nya yan sa left at saka dito sa right, signal light nya yung orange gumagana lahat, pati yung low beam nya at saka high beam nya gumagana. At ikutan muna natin bago tayo pumunta dyan sa ano, yung itong side na to, marker light nya gumagana, sa taas ng light gumagana lahat. Ito gumagana, make sure gumagana yan. Okay, so yan, ang ilaw na yon gumagana na. Yan, ilaw gumagana na. At saka yung isang yan gumagana, dati hindi yan gumagana.
Okay. Grinisingan nila. At saka dito sa pinakaloob. Tignan natin kung nag-grisingan yung mga dapat grisingan. Ayun, nakita yung mga bagong grising nandoon. Ayun, oh. Nag-grisingan nila. Sa taas. Ganun din doon sa kabila. Nag-grisingan din. At itong sa likuran, ayan, gumagana. Yung light dito, ito. Backlight ko. Kapag atras ko, tsaka lang yan mag-ano. Chichik ko nga yan mami. Bakit hindi siya umiilaw. Okay, so dito lahat. Ayun, may mga greasing siya. Make sure natin nag-greasingan yan. Ayan. Bagong greasing doon. Itong ilaw dito, yan, gumagana. Ngayon, bubuksan ko mga kaibigan. At i-check natin yung ano ni Cordapi ha. Makina niya. Okay. Alright, so ayan, tulad yan. Nagrisingan nila. Ganon din ito. Nagrisingan. Lahat may grising. Mga ball joint niya dyan. Make sure natin yung mga kaibigan. Grising niya mga yan. Ayan o, oh. Grising. Alright, so check muna natin ang langis tipor dapat rito. Okay. Alright. Okay, perfect yung langis niya mga kaibigan. Ayan, bagong-bago, malinaw-linaw pa. Malinaw-linaw pa yung langis ni Cordapia. Wow! Oh, bagong-bago kasi, kapapalit lang. Kachichinse oil lang. Okay. So far, all good. At sa kabila, yung ano niya, ayan, ang ating coolant. Nasa max siya. Oh, ito, nalitan to. Yung filter. Kasi ito talaga yung ano, change filter, wind, fuel, reaches, sabi niya. Alright, sa ilalim. Ayan. May grease. Make sure lahat may grease. Ano to? Ayan, nag-grisingan. Alright. Satisfied? Yes! Alright you guys, satisfied tayo ngayon sa gawa ng Volvo. Well, siyempre lahat naman may bayad. Hindi naman yan libre, diba? Pag pumalo tayo ng 1,885 or 1,886, kamo na lang kasi may point-point pa yon. Buwan kasi ng ano ngayon eh, yung kumbaga 3 disc blitz starting 17 to 19 sa US. Mahirap nang madali tayo ng blitz mga kaibigan, kasi pag nadali tayo ng blitz, naku po, mas malaki yun. Pagka na-field tayo, baka mamaya i-stall pa yung truck natin. At least kahit papano is nagawa natin, naayos lahat. At yung maintenance ng truck, ganun talaga yon. Kapag nagme-maintain ka ng truck mga kaibigan, o owner operator ka, yung maintenance ng truck, hindi po yun ganun kamura. Well, syempre kailangan alagaan mo rin naman yung truck mo kapag ka owner operator ka, kasi yung truck yun yung buhay mo bilang owner operator. Patulad nga niyan, 45 days nga lang siya bago ko siya inano, pina-chainsaw, kasi ka-chainsaw lang niya nung nagpa-safety siya. Kaya naman eh, hindi ko na inano yung tagal. Yung kumbaga sa kanyang yung
service interval niya, hindi ko na hinantay. May pagkakataon ako ngayon, pinatinsure ko na lang. Para good to go na naman tayo. Yes! Ay, mga kaibigan, at ilalagay ko lang ang sarili ko doon at ayusin ko yung mga ibang mga kagamitan ko doon at si Miss nandun na nagsisimula ng magayos. At maraming salamat ulit, no? Kayo yung walang sawang pagsuporta panunod sa ating mga video vlog. At hihit na tayo ng road. Hapon-hapon ngayon, magdadrive siguro ako ng mga 5 hours papunta tayo ng Grand Forks, North Dakota. So mga kaibigan, no, ingat kayo dyan, ha, no? Stay safe at kita-kita tayo sa karsada. Peace up, guys. Thank you. Bye. Lakay Pinoy Tracker.